Teofimo Lopez, ginulantang ang buong mundo matapos talunin si Vasily Lumachenko. Pero bago yan, pakilike and subscribe sana mga choy. Salamat. Pinatalsik na nga sa trono ni Teofimo Lopez ang dating hari ng lightweight division na si Vasily Lumachenko matapos nitong talunin si Luma via unanimous decision. Inakala nga ng karamihan na matutulad lamang itong si Teofimo Lopez sa nooy batang bata pa na si Canelo Alvarez. Nang lumaban ito dati sa mas eksperyensyadong si Floyd Mayweather Jr. kung saan natalo noon ang mas bata at wala pa gaanong karanasan na si Canelo Alvarez sa mas biteranong si Floyd Jr. Ngayon kasi ay iba ang nangyari dahil tinalo ng bagitong si Teofimo ang mas biteranong si Lumachenko. Iniisip kasi ng karamihan na ang lakas lamang ni Teofimo ang tanging pag-asa niya upang manalo. Pero sa naging laban niya kanina ay pinakita ni Lopez na kaya rin niyang manalo gamit ang kanyang utak. Sa kabuuan kasi ng bakbakan ay nagawang ma-out of box ni Lopez itong si Luma. Nasinuportahan naman ito ng CompuBox kung saan lumalabas na mas maraming naipatamang suntok si Lopez kaysa kay Luma. At ang isa nga sa napansin ko kanina ay nang magawang makontrol ni Lopez ang distansya ng laban gamit ang kanyang mahabang galamay at mabibilis na jabs. At nang umaatake naman itong si Luma ay mabilis din ang naging pag-step back nitong si Teofimo dahilan upang ma-out of range itong si Luma para di makapagbitaw ng kanyang mga opensa. Lalo na noong first half ng laban, sa unang limang rounds kasi ay halos wala namang gaanong ginawang opensa itong si Luma na meron lamang nag-iisang power punch ang kanyang binitawan noong first round. Natila nasanay na din kasi sa pagiging low starter niya na noong round 6 ay doon pa lang talaga siya naging mas agresibo. Mukhang alam na din kasi ni Luma na napag-iiwanan na siya sa puntos. Ganoon pa man ay naging dikit pa din ang mga sumunod na round. Bagamat bumabawi na itong si Luma ay lagi pa rin naman nakakasagot itong si Teofimo Lopez. Lalo na nung round 12 kung saan nakatama ng sulid na kaliwa si Lopez na halata namang ininda nito ni Luma. At yun na rin mismo ang nagselyo ng panalo para kay Teofimo. Samantala, di naman sumang-ayon si Luma sa naging resulta ng laban. Sinabi kasi ni Luma na siya dapat ang nanalo. Matapos kasing makuha ni Lopez ang first half ng laban, ay nagawa niya naman daw umanong makabawi sa mga sumunod na round. Na para sa akin ay naging dikit talaga ang naging laban nila. Ang kaso ay naging one-sided masyado ang naging scorecard ng mga hurado. 116-112, 117-111, at ang nakakagulat sa lahat ay ang 119-109. Na halos walang ibinigay na round para dito kay Luma. Maaari pa namang humiling ng rematch ang kampo ni Luma. Yun nga lang ay nakadepende na ito sa kampo ni Teofimo kung pagbibigyan nila ang request ni Luma. Nabanggit din kasi ni Lopez na nais niyang labanan si Devin Haney. So hanggang dito na lang ulit, mag-iwan lamang na inyong komento at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. At muli, this is Boxing Ball TV and as always, daghang salamat!